Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mulet. Yung time mula nandito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas Trending Now TV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, Diyos ko po, FPRRD, biniglaan lahat. Kumpirmado na, Press Marcos, BP Sara, di makapaniwala na paluha, iyak. At yan, bago ang lahat, ito yung ating reaction video lamang. Ano man sumasalarawan dito, bahagi lamang ng ating reaction video. At yan, play na natin. Tatay Diggs naman, pinaghihiwalay niyo na nga ang unit team, pati Pilipinas, gusto niyo pang paghiwalayin? Ano ba naman yan? Anong Mindanao secession? Ano ba naman to? Ba't ganun? Ano bang pumasok sa isip nito ni Tatay Diggs recently? Bakit ganun? Panoorin natin to guys. Tapos hayaan ko kayong humusga. Game. Ito ang last namin. Kaya kasi Bebot ang pinapadala ko. Because si Bebot Alvarez, siya yung talagang pinakauna nagparakad ng mga papel about the desirability of Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. So hindi sila happy na ang Pilipinas ay Luzon, Visayas at Mindanao. Mm-hmm. Ang gusto nila ngayon, bubukod ang Mindanao. Hindi to, by the way, the last time this happened is nung panahon ni Apo Lacay. Mm-hmm. Alala nyo yung Muslim naman yon, yung Muslim secessionist. Ito yung ano, ito yung MILF noong panahon na yon. Mm-hmm. This is different. So, ano, gusto nyo bang talaga maging probinsya ng China? yung bang end goal dito? Is that the end game? Diyos ko. Siya yung nanguna talaga ko. Kaya ko siya inilagay dyan so that we can pursue because by this time he would know the verbiage. It would not be, hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. See? I think before... Kailangan niyang sabihin nyo na hindi ito rebellion, hindi ito sedition. Bakit? Kasi sigurado, pwede siyang makasuhan kapag sinabi niya yon. Pwede siyang makasuhan. Inciting. Kaya kailangan niya sabihin na, hindi, hindi ito treason. Merong proseso. O, mamaya pag-usapan natin yung proseso. The UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified under oath in the presence of so many people, design that we want a separate. Kaya kung ganun separate lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Lahat, nandito man sa atin lahat, we ought to give our resources to them. Wala man ang Samar, ang Cebu, wala man ang padala sa atin ng gagawin. Tayo man ang and Mindanao is rich. But of course, kung separate independent to at magpuntahan natin to ang Pilipino, then it's gonna be a big problem. So, for as on its growing years, you have to restrict. But you can come. Mga Taga-Luzon, Visayas, we will not deny you, Filipino. Pero, hindi naman, not really a... Hindi naman passport. Kunting ano lang yung ibigay na card. Kung independent tayo, kung kayo rin, ako gusto ko talaga. Gusto ko na. Magsawa na ako sa kanya. Ilang presidente na kasi from one story. Wala nangyari sa Pilipinas. May tanong ako doon sa sinabi niyang yan. Ilang presidente na raw, gumaganon ko. Ilang presidente na raw. Binibilang kaya niya yung sarili niya doon? Sabi niya, ilang presidente na raw yung lumipas. Wala raw nangyari sa Pilipinas. Mm-hmm. Counted ba kayo doon, Mr. President? A former president? Is that an admission? Mm-hmm. That you have failed as a president? O mag-i-skip tayo. Skip tayo ng isang presidency. Diretso tayo ay bongbong. Ganun ba yun? Bossing naman. Boss, para namang ano eh. Huwag naman tayong ganyan. O baka kailangan uli ng interpreter. O, nasa na yung ano? Nasa na yung mga mag-e-explain ng ibig sabihin dito ni FPRRD. Paki-explain. Paki-explain nga po. Baka may gustong magpaliwanag kung anong ibig sabihin niya. Para mas malinawan tayong lahat.
Ah, mga spin doctors dyan. Si sino, Mega? Ako na, ako na. Sige nga, pa-explain nga. Baka lang naman. Baka lang naman may gusto magpaliwanag ng ibig sabihin dito ni Digong. Mm-hmm. Kahit na ito ay plain and simple. Gusto niya ng Mindanao Secession. Mm-hmm. Tapos, naplano na niya na dito sa Mindanao Secession, eh pwedeng bumisita. Bisita ha, take note. Ire-regulate ang pasok ng Pilipino sa Mindanao. Baka daw, hindi naman daw passport, pero baka may card. Kasi napapagod na raw siya. President after president after president. Wala naman daw nangyayari. Kasama po ba kayo dun? Wala nangyari sa Pilipinas. Kaya we'll try to make a political party. Ako, in front of Bebot now, I would insist na kukuha tayo ng mga partido na politiko, mga party means na at least may, hindi naman yung prinsipyo, the highfalutin thing mo. Marunong magtingin. Saka hindi yung convenience na isang liparan lang dito. But I do not really. Wala akong masabi dyan sa mga congressman na pagkatapot por PDP yan, pagkatapot, takbo na kaago doon sa lakas. Okay lang. Pati yung mga tao ko, pubos. Pero yung anak ko, pati si Ungab. Sabi ko, I understand. Pero kaya sabi ko, hindi tayo makiintindihan. Hirap talaga intindihan, Tatay Diggs. Is this a secessionist movement, Mayor? Again? Is this a secessionist movement? Because you wanted to cut out some... No. It's not a Sobrosa thing. Hindi yan by whisper. Talagang openly yan. Bebot has been going around, convincing people. Pero kami, alam ko, maganda yan, pero... Hindi pa na, wala pa yung dumating yung ano talaga yung nakita na natin yung baski na anong gawain natin, wala tayo. The next president again will be as lousy as it was. We cannot take, may at stake is our future and our children. So liting ko lang, counted din po ba kayo doon? Na nung sa statement nyo na the next president will be as lousy as the old, counted din po ba kayo doon? Tuloy natin. Separate na lang tayo. Sir, will this endorse a new president, sir? Ha? Will this endorse a new president, the new party that you are... No, wala na ako. Retired. I will just be an advisor. At kung may itong, matuloy man itong Mindanao, I will not run for any public. Who is a possible running candidate? Ako? Can you, if not you, who is the possible candidate for that? Well, bahala ano. Kung sino nandito, mga politiko. Mag-convince yun sila. Malinis, walang bilihan. How? Wala mang ano. Ay, no. So, yun na lang. So, ibig sabihin, they will split the country in two. So, three large islands, mm-hmm. Bubukod na lang sila sa Mindanao. Sila yon. Sila nagsabi. Hindi ko alam kung anong masasabi ng buong Mindanao dyan. Kung payag ba buong Mindanao dyan. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Pero, mga kutsero, this is not new. Hindi na bago to, itong sinasabi niya na to. Mm-hmm. Matagal na ho niyang, kaya nga si Alvarez ang pinili niya kasi, nung siya yung presidente, nung si Digong ang presidente, si Alvarez ang nagtutulak ng federalism. Alala niyo yan? O baka nakalimutan niyo na yan. Yung federalism na yan. Yung pe-federalismo ni ano, Mukha Usod. O, naalala niyo yun. Yun. Ano ba kasi ang concept ng federalism? Essentially, maraming version kasi yung gusto nilang mangyari. Pero, isipin niyo na lang, ang pinaka-concrete example natin ngayon, parang Amerika. Parang Amerika, each state has is their own quote unquote small country. Mm-hmm. Parang ganun. For lack of a better term. So may sarili silang mga batas, may sarili silang mga proseso,
Kaya kung pupunta kayo sa states, for example, sa ibang state like Colorado, California, malaya kang pwedeng mag-juts kahit saan. Kasi legal lang marijuana. But in some states, like Texas, hindi pa siya ganun ka-open. So, yun siya. Kung sinasabi ni Digong na alam na ni Alvarez yung gagawin, it's because of this. Siya kasi yung nagtulak niyan. Mm-hmm. At yan nga yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan, no, na kung saan ito nga, yung nga patungkol nga sa sinasaad nga ng dating Pangulo na paghihiwalay nga ng Mindanao dito nga no, sa Luzon at dito nga sa Visayas. Na kung saan eh, tila nga ba ito, ang mga ilang nga naging pahayag niya dyan, no, yung nga pagnanais nga na tila nga ba ito, ya tuluyang nga, eh yung pagnanais niya nga tuluyang paghiwalay nga nito dito nga sa Luzon at Visayas nga itong Mindanao eh, na magkaroon ng sariling syempre pamamalakad o pagpapatakbo nga ng kanilang gobyerno, no, mga kabalita natin na ito nga umano ang ninanais no ng dating Pangulo dahil tila nga ba sawang-sawa na siya no sa naging pagpapatakbo nga nito ng tila nga ba ng ating bansa na talagang iwala daw umano nga nangyayari. Kaya ito ang nagiging solusyon, yung tuluyang paghiwalay o talagang tuluyang pag-alis ng Mindanao dito nga no, sa Luzon at Visayas nga, mga kabalita natin. Na umano'y ito nga daw ang isa sa mga naging agenda pa daw noon nila Alvarez nga at ito nga dating nating Pangulong si Rodrigo Duterte nga. Na umano'y ito nga daw ang nagtutulak nito yung patungkol nga sa federalismo nga daw umano na talagang ito yung talagang nais isulong noon no, nila Muka Uson nga na yung patungkol sa federalismo nga na ito ang isa sa mga tila nga ba naging mainit na issue rin noon, mga kabalita natin, na ngayon nga ito ang nagiging pahayag ng ating dating Pangulo yung patungkol nga dyan no, sa paghihiwalay nga ng Mindanao dito nga no, sa Luzon at Visayas. At kayo na lang bahala nga magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Pinas Trending Now TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!